Okay, let's proceed with integrals of trigonometric functions na hindi na masyadong basic. So, this is trigonometric transformation as a technique of integration. So, gagamit na tayo ng one of the techniques of integration kapag ka meron tayong combination of a product ng cosine to an mu, sine to an nu du, where m and n are constants. So, again, ang multiplier natin here should be the derivative of your angle u. So, in this integrand, meron siyang dalawang cases. So, yung unang case, if m and n are odd or either lang sa isa kanya ay odd. So, ibig sabihin, pag may nakita tayong odd exponent, case 1 na agad yun. Pag may odd exponent, if both even, yun na yung case 2. So, ang unang lang nating titingnan ay kung ano yung nature ng ating exponents. If either of the two or both ay odd, gagamitin natin siya ng case 1. So, anong substitution ang gagamitin natin? So, we are to use sine squared theta is equal to 1 minus cosine squared theta, or cosine squared theta is equal to 1 minus sine squared theta. Nanggaling lang yan sa Pythagorean identity na sine squared theta plus cosine squared theta is equal to 1. So, nag-transpose-transpose lang, kaya meron tayong ganitong substitution. Okay, let's have example number 1. So, how are we going to use this technique? So, syempre, kung titingnan mo yung given mo, sine to the 8x multiplied by cosine to the 3rd x dx. So, ang m mo dito ay 8, ang n mo dito ay 3. So, 1 is odd, so that will be under case 1. So, dahil nakakita ka ng isang odd exponent. So, anong gagawin natin? So, ang unang step, kukuha lang tayo ng ang unang steps. So, ang unang step natin ay we have to factor one function from the odd exponent. So, ibig sabihin, dun sa function na merong odd exponent. So, kung sakaling merong yung dalawa, odd exponent, ang pipiliin ko yung mas mababa. So, again, factor one function from the odd exponent. So, syempre, even to, so hindi ako dyan kukuha ng factor. So, ito ay cosine cube, dito ako kukuha ng one function. So, pag kumuha ko ng one function, magiging sine to the 8x, then cosine squared x, cosine x dx. So, ito na yung kinuha nating one function from the odd exponent. So, i-ano natin yan, itatabi natin yan, that will serve as our preferred differential. So, yung ating magiging du later. Siya yun yung ating magiging du. So, ngayon, iisipin mo ngayon, ano ba ang function na merong derivative na cosine? So, syempre, ang merong function na derivative na cosine ay sine function. So, ibig sabihin, lahat ng hindi sine dito, i-convert natin into sine function para magamit natin ito as our du. So, ang aim nito is i-convert natin itong non-integrable integrand na to using the basic integration formulas that we have discussed previously. I-convert lang natin siya to general power formula. So, ano ba yung general power formula? So, di ba ang ano natin doon is u to the n du is equal to u to the n plus 1 over n plus 1 plus c. So, ibig sabihin, kung ito ay du, dapat magkaroon ako ng u to the n. So, aling function ang kailangan nating i-convert? Cosine squared ay kailangan nating i-convert into sine function. So, using the substitution prescribed. So, meron tayong cosine squared. So, ang gagamitin nating substitution is 1 minus sine squared theta. So, sa substitute lang natin, sine to the 8 of x, 1 minus sine squared of x, cosine x, dx. So, again, hindi mo papakialaman ito kasi yan na yung ating du later. So, now, if I'm going to distribute, so this gives you sine to the 8 of x, minus sine to the 10 of x cosine x dx. So, if this is du, what is u? Sine of x, whose derivative u is cosine of x dx. So, since ito na yung du,
i-replace natin siya as du. So this gives you u to the 8, because sine to the 8 is u to the 8 minus u to the 10 du. So magagamitin natin ang general power formula. That's u to the 8 du minus u to the 10 du. Pag dinistribute natin using property number 4, yung basic property number 4 dun sa ating first lesson. Paghihiwalayin lang natin siya. So that is u to the n du is u to the n plus 1 over n plus 1. So that's u to the 8 plus 1 is 9 over 8 plus 1 is 9 minus u to the 11 over 11 plus c. But what is this u? Our u is, where's u? Sine of x. So babalik lang natin siya. So 1 over 9 sine to the 9 of x minus 1 over 11 sine to the 11 of x plus c. So this therefore is our answer.